maraming mga teksto sa Biblia ang tumutukoy sa mga senyales sa huling kapanahunan. At karamihan dito ay related sa mga astronomical na pangyayari katulad na lamang ng mga eclipse, pagbagsak ng mga bituin, ang hindi pagsulpot ng araw at marami pang iba. Kaya nga ginawa ng ating Panginoong Diyos ang araw, ang buwan, ganun din ang mga bituin upang ipakita sa atin ang mga senyales at iba't ibang timeline, at ganun din ipinapakita sa atin na tayo ay malapit na sa katapusan ng mundo. Ang ating Panginoong Hesus din ay binanggit niya nung siya ay nandito sa lupa na may malaking kinalaman ang araw, ang buwan, ganun din ang mga bituin sa kanyang muling pagparito. Ito ay matapos siyang tanungin kung kailan darating ang katapusan ng mundo. Lucas 21 verse 25. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Kumusta ka, kaibigan? Welcome pala sa ating channel. Kung gusto mo ang mga ganitong topiko patungkol sa mga propesya at mga Bible-based contents, ay maaari mong i-click ang subscribe at pakiclick na rin ang notification bell upang updated ka para sa mga sumusunod na mahalagang mga mensahe na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng channel na ito. Salamat, kaibigan, at tayo'y magpatuloy. At ito nga, mga kaibigan, ayon sa mga siyentipiko, magkakaroon sa April 20, 2023 ng total darkness at magkakaroon daw ng mga pambihirang pangyayari dito sa ating mundo pagdating ng April 20, 2023. Pero kung ating mapapansin, mga kaibigan, marami na ang mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Maraming instances na nagkaroon ng mga super bloody moons na nagbibigay sinyalis na tayo ay malapit na sa panahon ng pagdating ng ating Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon. Ngayong taong 2023 lamang ay magkakaroon tayo ng 13 full moons na magkakaiba ang kanyang mga itsura. Natapos na nga na magkaroon ng wolf moon noong January 6 around 6:08 PM, snow moon noong February 5, worm moon noong March 7, pink moon noong April 6, at sa May 5 ay magkakaroon ng flower moon, habang sa June 3 ay magkakaroon ng strawberry moon, July 3 ay back moon o super moon, sa August 1 sturgeon moon o super moon, sa August 30 ay super moon, September 29 harvest moon, October 28 hunter's moon, November 27 beaver moon, at December 26 cold moon. Kung ating mapapansin, ang mga nangyayari sa ating buwan at sa araw ay isa sa mga pangitain na tayo ay malapit na sa katapusan ng ating mundo. Dahil kung ating mapapansin, wala namang ganitong mga pangyayari noong nakaraang mga dekada at mga century. At hindi ganito kadalas ang mga eclipse, ang mga blood moons, kundi sa panahon lang natin ngayon. At dumadami na rin ang mga earthquakes, mga kaibigan, na noong unang panahon ay wala namang ganong kalalakas ng mga earthquakes na katulad na nangyari sa Turkey. Ngunit sa panahon natin ngayon ay halos sigusigundo, minuminuto ay may nangyayaring pagyanig sa ilang parte sa buong mundo. At ito nga, mga kaibigan, binabanggit ng mga siyentipiko na magkakaroon ng solar eclipse sa April 20, 2023. Ito ay mangyayari around 9:34 AM hanggang 2:59 PM, at magkakaroon ng pagdilim. Tayo ay makakaranas ng ilang oras na titilim ang kalangitan. Ika pa ng mga siyentipiko, tinatawag nila itong hybrid solar eclipse, na kung saan matatakpan ng buwan ang araw. Revelations 22 verse 12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Mga kaibigan, malapit nang dumating ang ating Panginoong Diyos. Nais niya na tayo ay tumungo na sa matuwid na daan, ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, na kung saan masusumpungan natin doon ang ating Panginoong Hesukristo. Talikuran natin ang ating mga kasalanan at
tayo ay magpasakop sa kanyang mga kagustuhan upang tayo ay magmamana ng langit na bayan at buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga pangyarihan naming Diyos, tunay nga na hindi may pagkakaila ang mga senyales sa buwan, araw at mga bituin ay nagpapakita na kayo po ay malapit nang dumating. Tulungan ako, Panginoon, na magkaroon ng bagong pag-iisip at bagong puso na nakatuon sa inyong mga kagustuhan. Puspusin ako ng iyong banal na Espiritu at pakaingatan hanggang sa humantong po ako sa inyo pong dakilang paghahayag ng iyong kaligtasan para sa akin at para sa aking pamilya. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-alaga sa akin at patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen.